In short, mga kapisino, focus on your dreams. Focus on your desires. Dreams are also desires, mga kapiksi, and you have to embed them in your subconscious mind para talagang makita kayo ng result ng mga bagay na minamanifest nyo. So, dreams are, di ba, ito yung mga pangarap natin sa buhay, ito yung mga desires natin, ito yung mga gusto natin makamit, guys, and I always tell you na you can be, do, and have anything that you want as long as you can think about them, mga kapiksi, na you just have to kailangan nyo lang bigyan ng meaning, no? Good meaning, mga kapiksi, yung desires nyo. The more na binibigyan nyo siya ng magandang meaning, the more na it's being accepted by your subconscious mind. And when that becomes a belief, mga kapiksi, it will definitely be pushed out in your reality. So, libre lang mga pangarap, guys. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ito ang ating monthly taroscope para ngayong May 2023 para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ito yung general reading lang mga kapiksi, so hindi siya mag-resonate sa lahat. Sa dulo ng video mga kapiksi, magkakaroon tayo ng yes or no pick a card reading. Ito yung deck na gagamitin natin mamaya sa dulo ng video, guys. Pwede kayo magtanong ng isang tanong, answerable by yes or no. Tapos titingnan natin kung ano sagot ng tarot sa inyo, mga kapiksi. Okay, so sa dulo ng video yan, guys. Make sure na tapusin niyo yung video hanggang sa dulo. Mag-isip na kayo ng tanong habang nanonood kayo, okay? Alright. So ito yung mga kaganapan, no, na maaaring yung ma-experience ngayong May 23. We have plans, we have dreams, and we have reincarnation energy, mga kapiksi, para sa inyo. So unahin natin yung message regarding dito sa plants, mga kapiksi. So ito yung itsura ng decks, guys. Okay, so the botanical world is a fascinating and integral part of our existence on the planet, from the smallest bacteria to the giant sequoia tree. Hindi ko alam kung paano i-pronounce, guys, sorry. The plant kingdom maintains a quiet and ancient intelligence on which humans rely. Utilize the healing properties of these powerful allies through tending a garden, keeping potted plants in your home, or using them for medicinal purposes. So, yung mga plantita natin, no, they find it very fascinating, di ba? Yung pag-aalaga ng halaman. Sometimes, hobby lang siya, pero madaming properties yung, or madaming tulong, no, yung mahanga halaman sa buhay natin. Unang-una, yan yung ating source ng oxygen, di ba? Tama ba, mga kapiksi? Tama ba? Pasensya na, hindi ako magaling sa science, mga kapiksi. Pero, di ba? Malaking tulong yung mga halaman sa buhay natin. At saka yung mga medicinal purposes, mga kapiksi. Especially yung pagkain ng mga gulay, guys. No? Alam natin yan. Kailangan natin ng healthy diet sa buhay natin. So, mag-stick tayo ng mga low-carb, fiber na diet, mga kapiksi, by utilizing yung pagkain ng mga veggies, no? Vegetables. Gawin natin siyang source ng ating carbs, daily intake natin. Imbes na yung mga high carbs na sinasabi, makatulong siya sa inyong tawag dito, kalusugan, mga kapiksi. Alright? And sometimes yung mga, I don't know if I'm wrong, pero alam ko na merong parang yung mga nagkaka-cancer, ganyan, or mga nagkakaroon ng mga malalang sakit, diba? They are being advised na parang mag-focus sa mga veggies, ganyan. So, this is a reminder for some of you na mag-focus kayo sa more healthy lifestyle. And at the same time, mga kapiksi, feeling ko yung mga nasa ganitong larangan din, sa mga larangan ng agrikultura, mga kapiksi, comment down below if nakaka-resonate kayo. Baka yung inyong source of income din, guys, ay nasa agriculture, ganyan. So, maaaring parang may magandang resulta yung, or pagbubunga, no? Parang may mga magandang bunga na mapapala kayo ngayong May 2023, mga kapiksi.
Alright? Tapos yung katabi pa niya is dreams, di ba? So, alam naman natin, dreams, pangarap, mga kapixie, this is free of physical boundaries and limited perception, di ba? Sabi ko nga sa inyo, libre lang mga mangarap, guys. Our dreams allow us a glimpse of our subconscious mind and perhaps even other dimensions of reality. Paying attention to the stories of image and imagery they bestow can enrich our awareness and bring insight to issues that otherwise lay in the shadows. In short, mga kapisino, focus on your dreams. Focus on your desires. Dreams are also desires, mga kapiksi, and you have to embed them in your subconscious mind para talagang makita kayo ng result ng mga bagay na minamanifest nyo. So, dreams are, di ba, ito yung mga pangarap natin sa buhay, ito yung mga desires natin, ito yung mga gusto natin makamit, guys, and I always tell you na you can be, do, and have anything that you want as long as you can think about them, mga kapiksi, na you just have to kailangan nyo lang bigyan ng meaning, no? Good meaning, mga kapiksi, yung desires nyo. The more na binibigyan nyo siya ng magandang meaning, the more na it's being accepted by your subconscious mind. And when that becomes a belief, mga kapiksi, it will definitely be pushed out in your reality. So, libre lang mga mangarap, guys. Excuse me. Libre lang mangarap, mga kapiksi, so make sure na samantalahin nyo, no, yung pag-focus ng inyong attention, isipin ng paulit-ulit yung mga dreams nyo sa buhay, mga kapiksi, yung mga pangarap nyo, until it hardens into a fact and mag-manifest siya sa buhay nyo, mga kapiksi. So focus on your desires, focus on your dreams, allow them to happen in your life, mga kapiksi, kasi ikaw lang din yung magbibigay ng power dyan sa mga dreams mo, mga kapiksi, okay? Alright. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo and if naiintindihan nyo yung explanation ko, mga kapiksi. And then yung last message natin, we have the reincarnation energy, mga kapiksi. It is in being reborn through many lifetimes. We are given the opportunity to walk the labyrinth of life once again. Bringing awareness and intention to our current manifestation allows us to consider what lessons we are here to work through in this lifetime. Huwag nyo na antayan, guys, no, na mamatay kayo tapos mag-reincarnate na naman kayo sa next life nyo para ma-achieve nyo yung mga bagay nyo sa buhay. In this lifetime, mga kapiksi, diba? Kumbaga, binibigyan through reincarnation, ibig sabihin ng reincarnation, guys, being born again, no? Whether you believe it or not, it doesn't matter. Pero in this lifetime, mga kapiksi, huwag nyo nang hayaan na masayang yung mga pagkakataon na binibigay sa inyo ni universe, no? Focus on your dreams, walk through the past, di ba? Focus on your dreams, focus on your desires para ma-manifest nyo yung mga bagay na ninanais nyo ma-experience sa buhay nyo. Kung hindi nyo man siya na-experience sa past life nyo, whether aware kayo or hindi, di ba? At least in this lifetime, mga kapiksi, ma-experience nyo yung buhay na gusto nyo by focusing on your dreams, mga kapiksi. Okay? So, napakaganda ng mga messages para sa inyo. Comment down below if naka-resonate kayo sa mga mensahe, guys. Okay? So, tingnan na natin, guys, yung mga paparating sa inyo ngayong buwan ng May para sa Aquarius. Shuffle ko yung cards, sanabing ko yung energy ng Aquarius. Habang sinashuffle ko to, guys, naka-flash sa screen nyo yung mga updated offers dito sa ating channel. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. It's a video course, it's a paid course, mga kapiksi. In-offer natin sa mga kapiksi natin na gustong yumaman, umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, maging successful, maging mayaman, maswerte sa kanilang kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi, money in general, mga kapiksi. And yeah, so ang sentro ng course niyan is pag-undad, pag-asenso, pag-yaman. Kung gusto niyo talagang umasenso at umundad ng bonggam-bongga, guys, ang course niyan ay para sa inyo. And also, guys, no, yung panibagong service na offer natin dito is yung email coaching, manifest your desires using the law of attraction, pwedeng love and relationship, pwedeng money and career, mga kapiksi. Kung meron kayong minamanifest and nahihirapan kayo, kailangan nyo ng tulong ko, pwede kayo mag-book ng email coaching with me, mga kapiksi. Mag-send lang ng email sa pinoypixietarot@gmail.com. So, Aquarius, kayo ay nirepresent ng King of Swords sa ating spread. Napakaganda ng spread nyo, mga kapiksi. Unang-una, nasa nyo yung energy ng swerte, nasa nyo yung energy ng
mga unexpected na parang occurrences, events na magiging favorable sa inyo yung sitwasyon, mga kapiksi, okay? So, nakikita natin dito na talagang pinaglalaban nyo na maging maswerte kayo sa buhay. Kumbaga, nilalabanan nyo yung mga conflicting thoughts, yung mga conflict nyo sa buhay. Let's say, for example, punong-puno kayo ng problema, pinaglalabanan nyo yun para maging maswerte kayo, para ma-attract nyo yung swerte, para ma-attract nyo yung success sa buhay nyo. And that's a good job para sa inyo, mga kapiksi, no? Pagpatuloy nyo lang yan, kasi right now you are focusing on yourself, you are focusing on becoming a better version of yourself para talagang umunlad, umasenso at maging maging masaya, no? Parang ang goal mo is maging masaya. Syempre pag mayaman ka, masaya ka, diba? But at the same time, hindi ka lang naka-focus sa riches, no? You are after yung pagkakaroon talaga ng harmonious relationship with life, no? Yung buhay in general, gusto mo lang maging masaya, matahimik, and right now, parang binibigyan ka ng opportunities ni universe, guys, no? Na ma-experience mo yung swerte sa buhay mo. May mga unexpected na opportunities na nagbubukas para sa'yo, nagbibigay ng daan, mga kapiksi, para maranasan mo itong kasiyahan na to. For some of you, kung meron kayong mga kontratang inaantay, mga documents signing or documents approval or mga contract signing, mga kapiksi, maaari nang dumating yan para sa inyo, and kailangan you also know when to take action, mga kapiksi, kasi especially if meron kayong mga pinagdadasal, mga hinihiling ganyan, pinagpapanata, kasi imo-move talaga ng universe yung, kumbaga, sasagutin talaga yung mga dasal nyo, and baka mamaya eengot-engot kayo, hindi nyo alam. Yun na pala yung sagot sa dasal nyo, baka mamiss nyo yung opportunity, mga kapiksi, so you really have to pay attention sa mga nangyayari sa buhay nyo. You have to be aware, mga kapiksi, pay attention, alright? For some of you, sa relationship, nakikita rin natin na maganda yung relationship nyo with other people, especially if meron kayong love life, partner, specific person, harmonious din yung relationship nyo sa kanila, mga kapiksi. And for some of you, parang you are paving a path para sa sarili nyo, parang gumagawa kayo ng sariling daan sa buhay nyo, no? Para ma-manifest nyo yung mga desires nyo or makamit nyo yung buhay na gusto nyo, yung dream life nyo, kumbaga, ayan, no? Kagaya nga nung sinabi ko, diba, dreams? Kaya lumabas itong mensahe na to, mga kapiksi, no? Kasi parang you are really paving your way through your dreams. Binibigyan mo talaga ng daan yung mga pangarap mo sa buhay para magkatotoo sila, mga kapiksi. Angel number 999, guys. So check nyo yung ibig sabihin yan. Baka may additional na mensahe sa inyo ang inyong anghel gabay at saka angel number 888. So yung nakikita natin dito, guys, magkakaroon kayo ng pagbabago, no? Nagkakaroon na ng ano dito, guys, realization of truth. And yung iba sa inyo na nagkakaroon ng wake up call, nagigising-gising na kayo sa inyong buhay, mga kapiksi. Nagkakaroon ng transition yung mga limiting beliefs nyo. Nakakawala na kayo sa mga limiting beliefs nyo. Ibig sabihin, nagbabago na yung perception nyo sa buhay. And once your beliefs has changed, your life will also change, mga kapiksi, okay? It's a matter of shifting your belief system. Yun lang talaga yun, mga kapiksi, no? So, nakikita natin na magkakaroon ng magandang pagbabago sa buhay mo kasi nagbabago na rin yung pattern of thoughts nyo, mga kapiksi. And you are really building, parang ano ka talaga, persigido na mag-build ng magandang foundation para sa sarili nyo, whether negosyo ito, whether investment or trabaho, kung kahit ano man yung source ng of income nyo, pero you are establishing a very good foundation for yourself para talagang umasenso at umunlad yung buhay nyo, mga kapiksi. This is a slowly but surely ride para sa inyo, guys. Sabi ko nga, angel number 888, no? I-check nyo yan, mga kapiksi, no? Yung mga pangarap nyo talagang, ayan, guys, oh, yung mga dasal nyo, yung mga pangarap nyo, no? Sinasagot yan, kaya nga sabi sa inyo, wag na kayong mag-antay ng reincarnation, wag na kayong mag-antay ng next na lifetime para ma-experience nyo ito, kasi in this lifetime, you will experience yung mga pagsagot ng universe sa mga dasal nyo. So, itong mga stars na to, mga kapiksi, yan yung nagre-represent ng mga pangarap mo, yung mga bagay na pinagdadasal mo. So, doon ka nakatingin, diba? Doon sa direction ng stars na yon. And then, sa taas,
Ayan, no? So, parang pinupour ni heaven, universe, yung mga dasal, yung mga pangarap mo. Ito yung mga sagot sa mga dasal mo, no? Pinupour niya, pabalik sa'yo. Ito yung mga cups mo, nag-aantay ka na mapuno itong cups mo. So, parang sinasabi dito na nag-aantay ka ng pagsagot sa mga dasal mo, and it's going to be poured out sa iyo ngayong buwan ng May. Ibig sabihin, guys, talagang makikita kayo ng evidences sa inyong physical reality na natutupad yung mga pangarap nyo, sinasagot yung mga dasal nyo. So, keep on praying, but at the same time, keep on taking action, mga kapiksi, and make sure na yung inyong mental diet, yung inyong mindset is sumusuporta din sa mga pangarap nyo. Okay? Hindi pwedeng nagdadasal ka, hindi pwedeng kumikilos ka, pero ang mindset mo is puro sandamakmak na nega kasi kinukontra mo yung dinadasal mo, okay? Pag nagdadasal ka, you have to have blind faith, diba? You take action, you have blind faith, you believe, no? That it will be given to you and you will definitely see evidences in your reality regarding your manifestation, mga kapiksi. Alright? So, this is a very nice reading para sa inyo, Aquarius. I'm so excited dito sa transition mo kasi nakikita talaga natin na unti-unting nagbabago yung inyong belief system. And once na magbago yan, guys, no? Talagang makakita kayo ng massive improvement sa inyong kabuhayan. So, comment down below, guys, if naka-resonate kayo. Ito na yung ating yes or no pick a card reading, guys. So, i-shuffle ko siya. Habang sinashuffle ko to, naitanong nyo sa isip nyo yung isang tanong na gusto nyo malaman for me. Answerable by yes or no, mga kapiksi. Remind ko kayo dun sa ating membership program, guys, ha, sa mga gustong mag-join sa ating exclusive membership program dito sa YouTube. I-click nyo lang yung join button dito sa video na to o kaya dyan sa ating YouTube channel. Magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin regarding manifestation using the power of your subconscious mind and law of attraction. So, huminga ng malalim, mga kapiksi, tapos itanong nyo sa isip nyo kung ano yung tanong na gusto nyo malaman para ngayong May 2023. Answerable by yes or no. Isang tanong lang, guys. Tapos pili lang kayo ng isang card. Card 1, card 2, card 3. Kung card 1 ang napili mo, ang sagot sa tanong mo ay yes. Kung card 2 ang napili mo, ang sagot sa tanong mo ay no. Kung card 3 ang napili mo, ang sagot sa tanong mo ay yes. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo sa mga messages nyo. For more tarot readings para sa Aquarius, guys, ito yung playlist nyo. Panoorin nyo yung mga videos na gusto nyo panoorin. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.